So guys, hello. Sa mga may problema sa BSB bulb, sa mga nagtatanong kung paano ito paganahin, paano i-activate o paano malalaman kung sira o hindi. Sa Toyota Revo, maraming ano nagtatanong about dito no sa ating BSB bulb, no. So ito nakakabit pa sa aking Project Revo. Ituturo ko na lang sa inyo kung saan niyo itatap, para just in case na hindi gumagana yung idle up nyo o walang power yung inyong mga BSB bulb o chineck up nyo, walang supply, bibigyan ko kayo ng isang tip kung saan nyo ilalagay, no? Na safe naman siya. Safe siya. Pwede rin kayo mag additional auxiliary pan dito sa connection na ito, no? So i-rotate ko yung camera. Turo ko na lang sa inyo guys kung saan nyo idudugtong, no? Wala kasi akong sakit para ma-demo ko talaga ng actual, pero sure ball yun guys, kasi yung Revo ito ay dun din nakakabit, no? So ituturo ko na lang sa inyo. So guys, ito ang ating BSB valve, no? So vacuum sensing valve. Yan, o BSB valve. Yan. Ito yung nagko-control ng idle up ng ating aircon, no? Ito. Yan. Ito yung sakit niyan. Sakit. Ito ay parehas. Yan. Itong BSB valve na to ay sakit parehas ito sa mga BIOS, no, na BSB valve. So kung gusto niyo magpalit ng hindi na ganito, parehas sa BIOS, makakakuha kayo niyan, no, pang BIOS Gen 1 Robin, BIOS Gen 2, almost the same naman pagka sa mga Toyota. Nagre-range ito guys pagka second hand ng 700 to 1200 pagka second hand diyan, no. Anyway, sa brand new hindi ko alam, almost 2000 3000 parang ganun, no, sa brand new, no, sa kasa. Pero pagka second hand sa surplus, yun yung siya malalaman. Yun ang pricing niyan, no. So ito ang pag-test nito guys. Paano pag-test nito? Pagka nag-aircon kayo, che-check niyo lang ito. Yan. Check niyo lang yung dalawa. On niyo yung AC, check niyo yung dalawang pole line, lagyan niyo ng kung wala kayong tester. Wala kayong tester, lagyan niyo ng bulb ilaw o test light, no? Lagyan siya ng test light, tusukan nyo dyan. Ito ay AC power, no? Lagyan nyo lang ng bulb. Pagka mag-i-on ng aircon, dapat iilaw yan, no? Pag umilaw yan, ibig sabihin, okay. Okay yung inyong connection, no? May problema ang BSB bulb kapag ka hindi nag-activate, no? Pagka ibinalik nyo. Yan. Parang pag-test nyan, bubunot, umaandar ang aircon, no? Hugutin nyo yung isa na sa taas, check nyo kung may vacuum. Pag may vacuum, ibig sabihin good siya, may vacuum, malakas, balik nyo. And then tanggalin nyo yung kabila. Yan. Tapos i-on ang AC. Pag on ang AC, maririnig nyo ito o kapain nyo ito, maglalagitik yan, tik. Pagka naglagitik, solenoid valve nag-open, may vacuum. May vacuum dito, no? So, pass-through ang vacuum, no? Yan. Anyway, ang pag-diagnose niyan, kung gumagana o hindi, unang-una, check nyo muna yung hose kung may leaking. Kung may leak, kung may butas, may break, natanggal siya, no? I-ano nyo siya? Sundan nyo, kung saan papunta? Sa actuator, no? Nakakupol sa ating injection pump, no, ang actuator. Check nyo mabuti kung merong butas yung hose. Yan. Tapos, next, yun na, nasa testing na tayo, no. Kung merong kayong ano, i-rect nyo sa battery, pwede. Para ma-check nyo, no. Yan. Lagyan nyo na supply, 12 volts supply. Supply, 12 volts. Pag lumagitik, okay, good, no? So okay siya. Pag wala rin, pwede rin sa tester. Pag sa tester, pag may reading, ibig sabihin good yung coil, okay, buo siya, no? And then ang tanong ng karamihan,
paano pag walang power? Magdo-do it yourself. Hindi alam. Yung mga relays dito sa ating ano, dito sa ating cabin. No? Sa dito. Sa ating passenger side sa ilalim, andiyan ang mga relays niyan, guys. No? Kapag ka nag-aircon kayo, sunit niyo yung inyong ano, thermostat. Pagka nag-switch kayo ng inyong on, paki-on kuya. On lang on. Yan. So yan, pagka nag ano kayo, may lalagitik yan. Yun. So i-on ko yung thermostat. Yan. Yan. No? Yan. Kung naririnig niyo yung lagitik, guys. Yan. May control yan doon sa ating BSB valve. No? Ang BSB valve ay kung hahanapin yung BSB valve, kung maalam kayo sa wiring, ang kulay nun ay black and white. No? So, either of this. Black and white at saka black. So, yan, yan. Ito. Yan, nandyan lang yan. No? Papunta sa ating makina. Yan, black and white. So, nasa relay yan. Kasama sa relay yan. And then, mamaya natin balik. Balik tayo, guys. And then, kung hindi nyo makuha doon, hindi nyo siya ma-testing, hindi nyo siya ma-trace. So, gaya nga sabi ko, ang kulay niyan ay black and white, solid black with, solid white with black, then black, no? Kung gusto nyo siyang paganahin, at alam nyo nang okay to, tapos walang supply to, dito kayo kukuha, guys. Yan. Compressor. Yan. Dito kayo kukuha ng supply. Pwede kayo mag-direct dito sa compressor. Kasi maliit lang naman ang kinakain na ano nito, na amperes nito. No? Point something lang ang amperes nito. No? Kukunin nyo lang yung white. Yan. Putulin nyo lang yung connection. Putulin nyo yung white. Putulin. Tapos lagyan nyo yung tape. Yung kaputol nyan, lagyan nyo dito. Sa compressor. Yan. Tap nyo sa compressor. Tap nyo sa compressor dito. I-tap nyo sa compressor. Automatically, mag-activate yung ating BSB valve kapag ka umandar yung compressor. So, pwede nyo lagyan ng relay. Pwede kayo maglagyan ng relay. So, activate ng relay. I-message nyo lang ako kung paano wiring ng relay. No? So, bibigyan ko kayo ng tips paano mag-wiring ng relay. No? Para dito sa ating BSB valve. Lalagyan nyo ng relay plus fuse. No? Relay plus fuse, tapos BSB valve. Pero, pwede rin rekta na. No? So, balatan nyo lang to, putulin nyo yung puting wire, putulin nyo puting wire, itap nyo sya. No? Automatically, pagtakbo ng compressor, mag-open ang BSB valve. No? Kung okay yung BSB valve, mag-open sya. No? Anyway, magkarugtong din naman yan dito, guys. Eh. No? And then, sa mga nagtatanong, paano mag-add din ng ating auxiliary pan, no, dito rin ako kumuha, guys. Ito, itong wire na ito. Hindi nyo lang makikita yan, pero magkadugtong ito at saka itong dilaw, itong isa. So, itong dalawa ay magkarugtong yan, guys. So, dito lang hindi yan, dito. So, itong wire na ito, yan, magkarugtong itong compressor at saka yan. Dito ako kumuha ng positive line na galing dito sa compressor, no, para ma-activate ko yung ating aux pan. Yan, ating auxiliary pan, no. Nag-add ako ng isang auxiliary pan kaya para pag nag-on ng ano, nag-on ng compressor, pag nag-on ng compressor natin, titrigger niya ang ating relay. So may relay dito. Yan, may relay diyan, titrigger niya ang ating relay under ang auxiliary pan. No. Sa isang auxiliary pan para malamig. No. So, yun, guys. Sa mga may problema ng BSB valve, dito lang kayo kumuha ng power sa galing sa ano, sa compressor, no. Tap nyo lang dito sa positive side ng BSB valve. White and ano, white and black. Yun lang, ganun lang. Pero putulin niyo yung isa, ha. Putulin niyo yung isa. Putulin niyo siya. Tapos yung dito galing sa BSB valve, yun ay tap niyo dito. Yan, okay? Yun
video na inano ko ay walang testing, no? So simulation. Ngayon gagawa na natin siya ng ano na simulation, no? Testing para makita niyo kung paano yung gagawin ko. No? Tayong tester, tapos meron tayong test light, no? Ayan, test light. Anyway, ang test light, pwede kayong gumawa ng test light niyo sarili. No, pwede rin kayong bumili. Merong nabibiling socket sa motor shop plus T10 na bulb, no? Anyway, kahit anong bulb, basta 12 volts pwede niyo gamitin. And yung siyempre tester. So, gagawa lang kayo. May nabibili kasi nakagano na rin 'yan, no? Pag testing niyo na ganoon, ayan, sabit niyo lang sa negative tapos positive. May alligator clip sa dulo. Test light. Simple lang. Para lang may pan-test sa'yo guys. No? Yung negative, kabit nyo lang sa body ground. Yan. Kahit saan dyan, basta body ground. No? Pressor or anything. So, yan. Ganyan. Tapos, yung isa ay para sa positive na, no? Pang test nyo. No? So, tignan natin dito sa battery. Okay siya. Tignan sa battery. Yan, ilaw. Ilaw siya, oh. So, yan, okay. So, meron na tayong test light. No? So, paanda rin natin, guys, yung ating rebo. No? Sige muna natin yun dyan. Secure muna natin. Paanda rin natin, guys, yung rebo. Check natin kung yung BSB bulb ay okay. Yun ang testing natin, no? Paanda rin ko muna yung rebo, guys. So, guys, ngayon, paanda rin yung rebo. At yung BSB bulb kung gumagana, ayun, naka-on siya, no? So, tatanin natin. Gamitin natin muna yung ating dalawang test light. Test light. Hindi na, malalaman yan, hindi gumagana. Tutupin nyo yung isa. Ilaw siya, bisipin, may power. O, yan. So, may power, guys. Bisipin, okay. Okay yung inyong connection, may power siya. So, balik ko na. Bisipin, may power. No problema, guys. No? So, yun ang test nyo, guys. Bisipin mo mag-test, no? Wala naman kayong ano, wala naman kayong test light, gamitin nyo ng tester. Yan. So, lagay muna natin dito sa safety. Kahit sa safety, hawakan na lang natin. Kunin nyo yung ingat kayo guys ha, dito sa rotating parts. Baka kayo ay tama sa ikot. So, yan. Check natin, guys. So, magana. Everything. Guys, may reading siya. Then, okay. Okay yung inyong ano. Ayan, nawala. So, pumara. Stop yung ating ano. Nag-stop yung ating compressor. So, hintayin lang natin. Mga ilang seconds, maandar ulit yung compressor. Pagka maandar yung compressor, magbibigay siya ng reading, power. Ayun lang natin guys. So yan. Okay, sila reading guys. So, okay yung ating ano. Okay.
din. Ang ating digital. So, anyway, yung ano, yung, pero muna. Yung connection ng positive, kung wala dito sa may guwit, white and black, dito kayo kukuha. Yan, sa negative. Pagka hindi, ano, pagka hindi siya gumana. Oh, dito. Dito, baliktad eh. Baliktad siya guys eh, baliktad. Baliktad ang naging wiring. Siguro yung dati pang nag-wire niyan, baliktad yung wire niya. Baliktad yung pagkakakabit sa socket. Ang, ano niya, ang naging positive niya dito yung black. No? Ang naging negative niya yung white with, ano, white with black stripe. Yun yung naging positive niya ngayon. Ah, positive niya pala itong black. Ito yung naging negative niya. So, ganun lang din naman pag ano yan. Pag test. No? Either gamitan nyo ng test light or ano, tester. No? So, yun lang guys. Ang pag-check nyan. No? Pwede rin hindi nyo na tanggalin sa sakit. Pwede nyo balatan yan. Balatan. Lagyan nyo ng ipitan nyo dito ng isang alligator clip plus dito. Check nyo para sa test light kung iilaw. Or dito sa body ground. No? Para ma-check nyo rin kung buo yung ground nitong isa o yung ground nyan. Dito na kayo kumuha. Dito sa dalawang wire. Pag wala yung isa dyan guys, pag walang reading yung dalawa na yan, umipit kayo ng ground dito. Ipit kayo ng ground dito guys. Ipit ang ground, check nyo yung isa sa test light, isa. Kung walang ilaw, kung hindi umilaw, ipit kayo na isa dito, ipit, check nyo sa battery yung test light. Pagka wala, lipat nyo na sa kabila, lagay nyo sa positive, negative, kung saan yung iilaw, no? Para makita nyo kung buo ito, yung linyada. So, yun lang guys. Thank you. Guys, ito ulit tayo, no? Naka-aircon yan guys. So, yan. Nakita nyo, bumaba na yung minor niya. No? Tignan natin ulit guys kung mag-aircon mamaya. Ito yung minor niya, yan. Ito yung sa, ano, actuator niyan. Gagalaw yan mamaya guys. Abangan lang natin. No? Ang nag-aircon na. Yan. So, kumunaw na siya. Kumunaw siya guys, no? Hintayin lang natin, ano? Hintayin lang natin ulit mawala. Kumara. No? Saka namatay siya. Mag-open yung... Ayan. So, yan. Hinila niya, no? Bumalik na yung minor. So, pumaba yung minor. Dati yan guys, hindi siya bumabalik, di ba? Hindi siya bumabalik, no? Sabihin, laging nakatukod yung actuator. So, laging mataas ang minor, laging nakaganon. Laging nakaganyan. Malakas sa diesel, no? Ang culprit pala niyan guys, ito. Itong hose na ito, sa BSB valve, kailangan yung papunta sa actuator nasa baba. Nasa baba siya. Tapos yung galing sa ating ano, galing sa ating star, tawag dito, alternator, nasa taas para gumana yung ano niyan. Gumana. Yan. Naka-aircon tayo guys. Tignan nyo guys. Ayan na. Balik na. So guys, pinara ko na yung ating makina. Sa mga nakakuha ng mga second owner na mga Revo diesel, no, yung merong BSB valve na ganito, kung mapapansin nyo, laging mataas yung minor, no? So check nyo mabuti itong hose na ito. Ayan, itong hose na ito yung pupunta sa actuator. Punta doon sa actuator niyan. No, dapat yan nasa baba. Ayan. Tapos yung galing sa ating alternator,
nasa taas siya, no? So okay yung BSB valve natin. So yung magiging ano niyan, pagka ito yung nagbaliktad, hindi bababa yung ano nyo. Hindi bababa yung inyong actuator, no? Lagi naka-vacuum yan. So hindi siya magre-release ng vacuum, hindi siya bababa. So mataas ang malakas sa diesel, no? So yun guys, hindi na natin babaklasin to. Hindi na natin babaklasin tong ating BSB valve. Yan. At least na siya na ganyan. So okay naman pala, no? Naisip ko lang na baliktarin yung hose bago natin baklasin. Yun, naging okay siya. Oh, anyway guys, itong Revo na to ay ating project Revo. Kaya ganyan ang itsura niya, no? Matagal din siya na-stock. At binuhay natin siya guys.